Hey guys, so welcome back to CE Box Tutorial Channel, and this is our situation number 16, came from CE Board Exam May 2022 for the Structural Engineering and Construction. So kung nag-enjoy kayo sa ating situation number 1 to 15, so please subscribe and hit the bell icon for the notifications and updates on our YouTube channel. Okay, so this is our situation number 16. A simply supported girder of a bridge spans 25 meters. The standard truck load, H load, consists of two moving loads, 4.3 meters apart. The loads are as follows. P1 is equivalent to 17.8 kN and P2 is equivalent to 71.2 kN. Number 1, calculate the maximum support reaction. Number 2, calculate the maximum moment in the girder. And number 3, calculate the maximum shear at mid-span. Ayan. Okay, so alam naman natin ang moving loads, hindi ba? Tinuro na sa atin yan sa... Yung iba, tinuturo to sa ano, strength of materials. Pero ako di ko siya tinuturo sa strength of materials. Mas tinuturo ko siya sa, ano, sa structural theory or theory of structure. Ayan. Okay, so dito meron tayong ano, loadings para sa truck. 17.8 dito sa harapan. Then 71.2 kilonewton dito sa likuran. And alam naman natin na mas mabigat yung nasa likuran kaysa dito sa... harapan. Okay? So, 4.3 meters apart. Tapos, ito yung ating girder na 25 meters. Okay? So, not skilled yan. Okay? Ang late lang na 25 meters kung napapansin nyo, diba? Ayan. So, ang pinakauna kasi sinasolve dito is isolve natin yung resultant ng ating mga loadings or moving loads. Ayan. So, this is our resultant. Alam naman natin kung paano mag-solve diba ng resultant. Pagkasama-samain lang natin, hindi ba? So, ito, parallel lang naman sila, tas pare sa downward, so magkasama lamang yung ating loadings dyan. So, 71.2. So, this is our resultant. 89 kilonewton. And, sige, solve na rin natin yung distance ng ating resultant from, let's say, this is our 0.2. Ah, sorry, 0.1. And, this is our 0.2. So, mag-ano lang tayo dito? Barigan's theorem. Okay, so paano yun? Para mag-moment ka lang sa 0.2 para ma-solve natin yung x. Okay, so by Barignan's theorem, ang x natin ay equivalent sa 71.2 multiplied by 0 kasi nag-start siya sa 2, 'di ba? Ayun, so 0 na 'yan. So 17.8 multiplied by 4.3 over the resultant na 89. Okay, yung ating x is 17.8 multiplied by 4.3 over 89. So, this is 0.86. Which is tama kasi dapat yung ating resultant ay mas malapit sa 71.2 kasi ito yung mas malaki. Kaya andun or dun nakafocus halos yung ating resultant. So, ngayon yung kabila naman is ilan? 4.3 minus 0.86. 3.44. Okay. So, this is 3.44. Oops, di na siya makita, no? Ito na lang siguro. Ayan. 3.44 meters. So, ang pinapaskuha dito sa una is maximum support reaction. Actually, nung nabasa ko to, medyo nakakalito lang siya ng konti. Okay? Pero kung alalahanin natin, yung reaction kasi is nagkakos ng shear, di ba, sa ating beam. So, ibig sabihin, ang pinapasolve dito is the absolute maximum shear. Yan. Kasi ito talaga yung term na ginagamit sa mga lesson natin. Maximum absolute shear or absolute maximum shear. Kaya nakakalito lang na maximum support reaction. Anyway, madali lang naman ano eh, makuha yung ating max, absolute maximum shear. Ang gagawin natin is, itatapat natin yung malaking loading dun sa support natin mismo. Ibig sabihin nun, yung support na yon is magkikere nung, ano, nung loading na yon, di ba? Kasi kung single point load lang yan, madali lang to, di ba? Ang gagawin lang natin sa single point load is, itatapat lang natin sa, ano, sa support, makaka-receive yung ating support ng reaction na equivalent doon sa, ano na yon, sa point load na yon. E kaso ito, ano siya, two moving loads. So, ang gagawin natin, yung pinakamalaki, itapat natin sa support natin. Okay, so dito, 71.2, no? So, dito natin itapat yung 71.2 kilonewton. So, ibig sabihin, andito yung ating 17.8.
So, para hindi tayo mahirapan, gamitin natin yung resultant. Kaya nga sinod natin siya, hindi ba? So, this is our 89 kilonewton na resultant. Ang distance niya from 71.2 ay 0.86 meters. So, ibig sabihin, makukuha natin yung malaking reaction mula rito sa B. So, this is RB. Tapos, yung RA, may makukuha naman actually, pero malit lang. Okay, so ang gawin natin, since yung ating RB ang makakuha ng maximum reaction na makapag-create ng absolute maximum shear, therefore, mag-moment tayo sa A. So, summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, ang rotation ng RB ay counterclockwise. So, that is negative RB multiplied by 25 meters. Tapos, yung resultant natin iikot ng clockwise. So, positive 89 multiplied by 25 meters minus 0.86 meters. It's equivalent to 0. So, ito yung ating maximum reaction. So, negative RB multiplied by 25 plus 89 multiplied by 25 minus 0.86 is equivalent to 0. So, 85.94. 85.94 kilonewton. Okay, ayan, 85.94. Ang tanong kasi is, bakit? Okay, bukod sa sinabi ko kanina na siya yung makaka-receive ng maximum reaction, bakit siya yung makaka-receive talaga ng maximum reaction? So, observe natin. Tignan nyo yung kanyang moment arm, okay, nung ating resultant. This is what? This is 25 minus 0.86, hindi ba? Ayan. So, 24.14 ang kanyang marireceive na moment arm, ibig sabihin, yung makikreate niya na moment sa A is malaki. Diba? Pero, kung ang gagawin natin is itatapat natin yung ating 17.8 dito sa A, okay, na ang distance ng ating 89 kilonewton from 17.8 is 3.44. Ibig sabihin, ang marireceive ng 89 kilonewton na moment arm from B is 25 minus 3.44. Kaya ang moment, ang kanyang moment lamang na marireceive is maliit lamang compare na kapag ang ating 89 kilonewton ay andito, di ba? So, yun yung sense niya or yung explanation niya kung bakit tinatapat natin yung ating malaking load dun sa support. Kasi yung moment arm magiging malaki, which is magkakaroon ng malaking moment effect. Kaya yung ating RB, ang i-resist niya ay malaking moment. Okay? So, yun yung sense niya. Okay? Then, number 2, calculate the maximum moment in the girder. So, ito, wala tayong problema dito. Ito talaga yung term na ginagamit sa atin. Pero, dagdag ko lang, this is also absolute. Okay? Absolute maximum moment. Ayan. Mamaya sasabihin ko kung bakit kailangan nating maintindihan kung bakit absolute maximum moment. Okay? So, for number 2, meron na ditong actually equation for 2 moving loads lang to. Ah. Okay, take note, for 2 moving loads lang to. So, this is PL minus PSD over 4PL. Pero, para mas maganda, para di kayo malito, gawin natin dito is R. Okay, ibig sabihin ng R is resultant. Yan. So, check natin. Ang ating Mmax ngayon based sa ating equation is equivalent to R. Ang ating R is 89. Ang length is yung length ng bridge. Okay, or yung beam. So, this is 25. Then, minus PS. Ang PS is yung pinakamaliit na loading dun sa 2 moving loads. That is 17.8. Then, multiplied by D. Ang D ay distance nung ating 2 moving loads sa isa't isa. So, that is 4.3. Then, squared. Ah, yes. This is squared. Yan. Then, over 4 multiplied by R, which is 89. Then, multiplied by L na 25. So, ito ang sagot. 518.64. 518.64 kilonewton. Sorry, this is kilonewton meter. Ha? Yan, kilonewton meter. So, this is our absolute maximum shear. Pero, dagdag ko pa, hindi sa lahat ng oras applicable to. No? Kasi, nung nagtuturo ako ng moving loads, may time na hindi ito yung nagiging maximum moment kasi merong times na parang kailangan ilabas yung isang load
para makuha natin yung maximum moment. Depende pa rin naman siya sa distances eh. Lalo na ito, sobrang haba ng distance na 25 meter dun, compared to 4.3. So, ibig sabihin, kahit ayusin natin yung ating loadings, imposible na ang isa sa kanila ay lalabas. So, ibig sabihin, itong equation na to is applicable lamang as long as yung ating dalawang moving loads ay pasok dun sa ating bridge, okay, or dun sa ating beam. So, paano yun? Try natin, ha? Ang gagawin kasi natin dito is kukunin natin yung center line ng ating moving loads. Tapos mamimili ka sa dalawa, it's either yung 17.8 or yung 71.2. Pero nakakakuha tayo ng maximum moment kapag inuuna natin yung malaking loading. Okay, so this is our center line. Ayan. So kung center line yan, kalahati lamang ng 0.86. Ah, sorry. X pala. Tama, 0.86. Ayan. So kunwari ito yung ating beam. Ayan. Tapos, kalahatiin na rin natin yung ano, 25 meters kasi yung center line or yes, yung center line ng ating 89 kilonewton saka 71.2 is ilolocate natin sa center line naman ng ating bridge. So, this is ano, 25 over 2. So, 12.5. Ayan. So, 12.5 siya. Diba? So, compare natin sa ano, sa 4.3 meters. So, imposible talaga na merong mahulog or lumabas dun sa span ng beam, dun sa ating moving loads. So, ngayon, ito yung ating 89 kilonewton na resultant. Ito naman yung 71.2 kilonewton. Tapos, hinati natin yung 0.86. So, 0.86 over 2. So, this is 0.43. Tapos, ito naman yung ating 17.8 na load na ang distance ay 3.44. Yan, meters. Okay, so this is our point A, point B. So, saan natin kukunin yung moment na to, yung 518.64? Mula dun sa 71.2 kasi yun yung kinonsider natin. Ayan. Okay, so this is our point 2 and this is our point 1. So ngayon, mag-moment tayo rito sa point na to. Syempre, ayaw natin yung dito, di ba? Kasi ang daming loads. So ang pipiliin natin is yung right side. So ang mag-moment lamang dito or yung mag-create ng moment sa point 2 is yung reaction natin sa B. So this is RB. At ang kanyang moment arm from 71.2 ay 12.5 minus 0.43. So, 1207. So, solve natin yung RB. So, summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. Yung ano na lang, ha? Moment arm na lang yung ating gagamitin. I mean, moment arm tuloy. Yung ating resultant na lang ang gagamitin natin. Okay? Ang distance niya from A is 12.5 minus 0.43, which is 1207. So, 89 multiplied by 12.07 then minus RB multiplied by 25 is equivalent to 0. So this is our RB minus RB multiplied by 25 is equivalent to 0. So 42.969 kilonewton. Ngayon, yung ating Mmax, sigurado naman na tayo dito na Mmax to kasi based talaga sa ano, two moving loads, karaniwan talaga nakakuha tayo ng Mmax dun sa bigger load na kinoconsider natin. Okay, dito sa point 2. Okay, so this is what? RB na 42.969 multiplied by 12.07. Okay. Ayan. 518.64. And this is kilo newton meter. So, ano mare-recommend namin dito? Siyempre, unahin nyo na yung equation. Ayan. Mas unahin nyo na to.
Tapos, pang double check nyo na lamang tong ganitong solution. Kasi medyo matagal tong solution na to, eh, di ba? Kaya, mas recommended namin na gamitin nyo na nga naman yung equation para agad ninyo masolve yung maximum moment. Tapos, pag may extra time kayo, i-double check nyo siya kung magtutugma yung answer ninyo. Okay, kasi mamaya, ang ginawa pala ng examiner is nahulaan niya na gagamitin nyo lamang is equation tapos ayaw nyo i-double check to. Okay, kaya ang gagawin niya, ilalagay niya sa choices itong sagot na to. Tapos bigla, meron pa palang ibang sagot at mas malaki yung maximum moment na yun kapag ginawa nyo tong solution na to. Kaya, double check nyo pa rin. Okay? Number 3, maximum shear at midspan. Ito. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na ang pinapasagot sa number 1 and 2 is yung tinatawag nating absolute maximum shear and absolute maximum moment. Kasi, ang pinapasagot sa number 3 ay maximum shear pero hindi to absolute. This is what? This is maximum shear at a specific point. Ayan, no? Specific point lang siya. So, hindi to absolute maximum shear and maximum moment. Kasi, kapag sinabi natin absolute maximum shear and absolute maximum moment, yung ating moving loads, parang yun yung best position niya, okay, dun sa ating span na kung saan makakakuha tayo ng pinakamalaking shear and moment. Pero ito, specific point lang. Ibig sabihin, ilolocate natin yung ating moving loads based dun sa kung ano man yung specific point na pinapahanap yung maximum shear and maximum moment. Okay? So, dito, shear ang pinapahanap eh. So, ang gagawin natin dito is application na ng influence line. Okay? So, for number 3 tayo, na kung saan gagamitin natin yung concept ng influence line. Tapos, gagamitin natin yung principle ni Muller-Breslau. So, kung naalala ninyo, tinuro sa inyo yun ng college or depende sa professor kasi kami, naituro na lang sa amin yun noong nag-review kami ng board exam. Pero, meron na rin talaga mga instructor and professor na nagtuturo nun sa undergrad. Kaya kung babalikan natin ng Muller-Breslau principle, kapag shear, ang gagawin natin is, syempre, tingnan natin yung sa midspan, di ba? Iko-consider natin yung midspan kasi midspan yung kinoconsider dito. Tapos, ikakat natin yung beam. Okay, so kapag kinat natin yung beam, ang mangyayari, yung dito sa unahan is bababa, tapos itong pangalawa is tataas. So, hihilahin natin pababa, ito naman hihilahin natin pataas. Tapos, yung ating mga support sa A and B is hindi matanggal. So, parang lang siya, ting-ting na pinutol natin, tapos nakapin sila parehas dito. Tapos, hihilahin natin ito pababa, ito naman pataas. Ganun lang siya kasimple. So, paano yon? So, mangyari dito, ito yung ating beam. Tapos, fix lang yung ating A and B. Tapos, ikakat natin. Tapos, hihilahin natin ito pababa. Tapos, ito naman, hihilahin natin pataas. Yan. Tapos, ang equation natin dito kasi is yung mga distances natin. Ayan. So, consider natin ito as A and this is our B. So, para dito, okay, ang gagamitin natin is yung A over L. Ito naman is B over L. So, since equal lang naman sila, no? Ibig sabihin, ang ating A kasi is 12.5, no? Then, over L. So, 0.5. So, this is 0.5. So, ibig sabihin, yung ating B over L then is equivalent to 0.5. And, double check lang natin. Kailangan, kapag pinag-add mo ito, yung total niya, dapat equivalent to 1.0 lagi. Kasi, depende talaga to. Nagkataon lang natin kalahati siya kasi yung ating A and B is kalahati lang ng 25 meters. Pero, kung sakali, dito siya, kumare, 10. Okay? So, yung sa A over L natin nun is 10 over 25. So, magiging 0.4, di ba? Tapos, yung naman sa B, that is what? 15. Okay, so 0.6. So, 0.6 plus 0.6 plus 0.4 is equivalent to 1.0. Okay? So, ayan, meron na tayong mga ordinates. So, ordinate kasi ang mga tawag rito. So, ngayon, malolocate na natin yung ating moving loads dito sa ating beam na kung saan makakuha tayo ng maximum shear. Pero in this case kasi, it's either negative or positive actually. Pero kapag nilocate kasi natin itong 71.2 dito, yan, yung ating 17.8 is andito nyan. Diba? Yan.
So, pwede namang ano, yung ating 71.2 is i-consider natin dito sa negative, para yung ating 17.8 is mapupunta rin sa negative. Or, pwede rin naman, pagbaliktad rin natin, kasi moving lows naman yun, di ba? So, two-way siya. So, pwedeng papunta yan dito or papunta dito. Okay? So, this is 71.2 kilonewton. Tapos, ito yung ating 17.8 kilonewton. Then, this is 4.3 meters. Ayan. Okay? So, ilan ba yun? 12.5 minus 4.3. So, 8.2. So, this is 8.2 meters. So, kailangan kasi nating makuha yung ordinate natin dito, di ba? So, ang ating kasing ano, ordinate para sa 71.2 is 0.5. So, kailangan natin kunin to. So, sabihin natin ano, Y1. Okay, so Y1 over 8.2 is equivalent to 0.5 over 12.5. Kaya yung ating Y1 is 0.5 over 12.5 multiplied by 8.2. So, 0.328. And kung babalikan natin yung ano, yung ating moving loads or yung ano, yes, para makuha natin yung maximum shear and maximum moment kapag ginagamit natin yung ano, influence line diagram, ang gagawin natin sa point load is i-multiply lang dun sa ordinate natin. Okay? So, yung ating maximum, yung ating Vmax is equivalent to 71.2 multiplied by 0.5 plus 17.8 multiplied by 0.328. Yan. So, ito yung ating maximum shear. 71.2 multiplied by 0.5 plus 17.8 multiplied by 0.328. Yeah, so 41.44 kilo newton. Okay? Sir, may other way po ba para ma-solve natin yung ano, maximum shear at mid-span ng mas mabilis? Wala. Okay? Ito lang talaga yung pinaka ano, madaling way na mag-drawing ka ng influence line diagram tapos i-locate nyo yung bigger load dun sa may pinakamalaking ordinate. Tapos yun na, kunin nyo na yung ibang ordinate, madali na lamang siyang masolve nun. Okay? Okay, so ayan. Ito yung ating situation number 16 came from CE Board Exam May 2022 for Structural Engineering and Construction. So, if you enjoyed and learned from this video, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. Bye!